Tara. Alright, balikan natin ang Aurora Province. And this time, ay bibisitahin ko at aalamin kung bakit sikat na sikat at palaging pinupuntahan ang Dinadyawan Beach. So I've been to Baler, I've been to Kasiguran, pero dito sa may Dinadyawan, guys, eh hindi pa ako nakakaligo. So 8 hours from Quezon City, 2 hours kung galing ka lang dyan sa Baler. So let's hit the road and discover Dinadyawan. Yeah! Mayroong dalawang daan kung gusto ninyong tuntunin tong Aurora Province. Yan, kung gusto ninyong dumaan ng Bungabon na circuit style, doon bengkingan talaga ron, literal. Grabe ang twisties doon. Mahaba, habang kalsada. Or dito sa Pantabangan. Dito naman sa Pantabangan, semi-semi lang. Pero smooth, saka mas mabilis dito sa Bungabon kasi sa dami ng likuan. Ayan, talagang preno, arangkada, preno, arangkada. Kaya mas pinipili kong dumaan dito sa Pantabangan kung papunta ako ng Aurora. Pero nakadaan naman din ako sa Bungabon, isa, dalawang beses, parang ganyan. Mas preferred ko tong ano eh, Pantabangan halaga. Swabing-swabing ang kalsada rito. Tara at magpahinga muna tayo. Yan, dito ako laging umuupo kapag ako'y nagpapahinga. Ito yung Big C ng Pantabangan. So, naaliw ako dito eh pag may dumadaan ng mga sasakyan, motor, truck, ganyan. Kung paano sila lumigo at magmaneuver eh, no? Puno-puno ng semento yung truck. Although delikado rin, inuupuan ko sa gilid ng kalsada. Dahil nga baka mag-skid yung mga sakyan dito kaya motor sa akin ng salpok. Pero naaliw ako dito eh. Ayan o, ang motor o. Saka yung Bios. Nakakatawa pag nakikita ko silang kumukurbadang ganun eh. Ayan, dito lang ako lagi nagpapahinga pag pumupunta ako ng Aurora. Ayan, dito ako umihinto. Sabi dun sa welcome marker is nandito na tayo sa may Alfonso Castañeda. Tapos nakita ko ayan o, Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya. So may parte pala ritong Nueva Vizcaya sa pagitan ng Nueva Ecija at ng Aurora, itong Alfonso Castañeda. Okay, ngayon ko lang nalaman, guys. Akala ko kasi ang Alfonso Castañeda is part na ng Aurora, which is Nueva Vizcaya. Grabe, no? Boundaries. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, guys. Tignan nyo naman kung gaano kasuabi itong kalsada na ito kung hindi ka mapapapigat sagad dito sa throttle mo. Dito na yata tayo sa Aurora. Ayan, welcome Aurora.
Ayun, maliit lang pala na part yung Alfonso Castañeda. Pero yung sa kalsada lang siguro na to. So ito, approaching Maria Aurora na tayo. Ay, ito, isa sa mga paborito rin hinihintuan ito. Ayan, ito tayo saglit guys. Pahinga muna natin motom natin. Ayan, kung nakikita nyo, ayun ang arko ng Maria Aurora at may rebulto ron. So, mangilan-ngilan na rin tayong huminto rito at namasyal, nagpahinga. Well, ngayon, stop lang tayo saglit. Ayan. Hinga lang tayo konti. Masarap din palang bumiyahe nung ganitong oras, no? Kasi kadalasan, umaalis ako sa amin madaling araw. So pag dumadaan ako dito sa mga lugar na to, gabi ay madilim pa. Ganyan, kaya kung ganitong oras, maganda rin pala kasi nababasa mo yung mga lugar, yung mga tourist spot. Parang kanina may nadaanan ako, parang Diayo Dam, parang ganon. So hindi ako aware doon. At least ngayon alam ko na along this road, Pagtabangan Baler, and I'm not sure na may mga ganong lugar pala dito. So yan, pagbaba natin dyan mamaya guys is yung one way na kalsada. Yan yung bigayan, hindi pwedeng salubungan. Kung motor pwede siguro, pero sasakyan hindi pwede. So dam siya na may kalsada sa ibabaw. Hindi ko pa napapaliparan ng drone to eh. So ito, papaliparan natin ngayon. Dito guys sa Maria Aurora, bago dito sa may yung daan ng dam na bigayan, may maliit na tindahan dito. Dito kayo magmerienda, presko rito. Ay, nagbabantay ah. Hindi, kakawala ko yung camera. Kita ka ba? Kita ka ba? O, kita ka. Pangalan mo, Toy? Darren. Ayan, si Darrell, siya yung nagtitinda rito. Napin nyo lang si Darrell. Unang-unang tindahan niya dito. Bago mag... Anong tawag dito sa dam na to? Dam ba to? Dam to, di ba? Opo. Kanili dam po. Hanggang sa... Kanili? Opo. Kanili dam. Unang barangay po ng Maria Aurora. Kanili dam. Sa unang barangay ng Maria Aurora. Basta, pag bumaba kayo dito, pumunta kayo ng Maria Aurora, kayo ng Baler. Yung bigayan na tulay, eto yun. Gusto may nakalagay na we love Maria Aurora. So yan, kung may nakita kang kasalubong approaching, kailangan mong huminto dahil tignan yung kasada, oh, isahan lang talaga siya. So usually may nagpapara dito eh, mga police, kabilaan, pero ngayon wala, baka naka-break time sila, maaga pa naman eh. So yan, so wala nakasalubong, tayo naman, bigayan lang. Kung sakali mga magkasalubong kayo sa gitna, may mga ano naman eh, matawag dyan, shoulder, ayan, pwede kang gumilid para magbigay. Welcome to Barangay Galintuja. All right.
Kung suwabe yung kalsada doon kanina guys sa may Pantabangan, ito mas suwabe. Ito mas suwabe to kasi bagong espalto. Woohoo! Di ba? Dito yan sa may Maria Aurora. So talagang pagpupunta ka rito sa Aurora, napakasulit ng kalsada. Enjoy na enjoy. Anlipika. Ayan oh, bagong bago ang espalto. Bagong bago ang guhit. Yan, pag nakita nyo itong tulay na to dito sa may Aurora, itong mahabang tulay na to na napakaraming nyug sa inyong harapan at may ilog sa baba, it means malapit ka na sa Baler. Welcome back Aurora Province. Yan o, napakaraming puno ng nyug talaga rito. Welcome back Baler. Parang walang katao-tao dito guys. Ito ang museo de Baler. Ayan o, walang katao-tao. Tayo ay sumaytrip lang dito sa Baler dahil gusto ko siyang balikan. Gusto ko masilip itong Baler muli bago tayo dumiretso ng Tinadyawan. So balik tayo dahil yung kalsada is nandun pa, di pa kulaw. Wala lang, may kakaiba lang ako na feeling pag nandito ako sa Baler. Parang napakaluma niya kasi talaga municipality. Wala yung mga nagtitinda ng suman ah. Bibili sana ako eh. So maghahanap na rin ako guys ng karinderya dahil doon ako bibili ng aking baon para tanghalian at hapunan ko na doon na maya sa may Tinadyawan. Ganun-ganun lang guys, pero nandito na tayo sa may Dipakulaw, Aurora. Ayan no, huhuu, dagat. So pag kayo ipupunta ng Dipakulaw, pag kayo nag road trip dito, wag na wag nyong kalimutang daanan at hintuan itong Ampere Beach and Rock Formation. Ito yung pambungad ng munisipyo ng Dipakulaw. So usually, pag Sabado napakaraming tao rito. Pero nagtataka ako ngayon, bakit wala mga rider na nakahinto dito? Siguro dahil mainit. Baka nandun sila sa kabilang side. Pero yun guys, tignan nyo, ang ganda rito. Ito yung rock formation, nasa gilid na yan. Pwede kayong bumaba dyan at mag silong-silong. This is the coastal road of Dipakulaw. Napakaganda guys. Mga ilang beses ko na rin itong dinaanan at hinintuan. Pero ayan o, napaka-refreshing sa mata. Nakapagtataka, walang mga rider. Ang oras ay 12:20. Baka lahat nasa kainan. Dapat eh, meron dito mga nakahinto, mga ganyan, sakyan man o motor. Pero ngayon wala. Alright. So konting kembot na lang guys. Let's say mga isang oras. Mga ganyan.
Wala kasi akong mapa eh. Nagano ako eh, nag no map right ako ngayon. Although medyo kanina sa may Baler Town proper, medyo naliligaw ako palabas. Pabalik dito sa may Ripakulaw Road. Ayun, nagkaroon ng konting adventure doon. Pero yun naman yung trip ko today eh. So dahil walang mapa, ayun, na-expect ko na kakaroon ng konting abirya adventure. Dahil challenge ko ngayon sarili ko na matuntun tong Ripakulaw or Dinadyawan nang walang mapa. Mga signage lang yung susundin ko. So far ito, dito na tayo sa tamang kalsada. Barangay Ditale, Ripakulaw. Ang Dinadyawan is isang barangay din po yan ng Ripakulaw. Yeah, nakala ko dati itong Dinadyawan is isang munisipyo rin ng Aurora. Pero hindi, barangay pala siya ng Ripakulaw. Yan. Now you know. Kung yung kalsada kanina sa Pantabangan sabi ko ay suwabe, tapos sabi ko yung sa Maria Aurora ay mas suwabe, ito ang pinakasuwabe. Itong kalsadang to ngayon sa Ripakulaw kasi bagong bago yung espalto. Amoy espalto. Ano? Bagong bago pa yung guhit. Mukha pang basa eh. Oh. Yung espalto, itim na itim pa. Kala mo parang hindi pa nadadaanan. Napakaliwanag ng kulay na yan sa gitna. Oh. Ayos. Kapit na kapit ng mga gulong sa bagong gawang kalsada. Ito nga. Ito na nga. Eto na nga. So hanap muna tayo ng magandang parking na malapit dun sa ating pagtatayo ng tent. I think dito muna tayo. Balikan na lang natin ang ating motor. Finally, ayan, nakarating tayo ng Vican Resort Dinadyawan. Grabe, ang init sa kalsada. Nag-set up na ako ng aking hammock. Tingin ko okay na ako rito. May dala akong tent eh. Pero pinag-iisipan kong set up ko pa siya. Kung okay na ako rito, lagyan ko na lang ng tarp mamaya to. Para if ever umulan, hindi ako mababasa. Ayan. Grabe oh, lumpula ako. Lumpula sa init. Hindi ko na natis na set up tong tent ko guys. Para may silungan ako mamaya in case na umulan. Kasi bitin yung ano eh, yung dalawang tarp. Baka madali to. Mabasa. Saka yung mga gamit ko may paglalagyan. Eto. Set up tayo. Napasarap yung tulog ko. Hindi ko na mamalayan, mag alas 5 na, hindi ko pa nakikita yung dagat dito. Ligo na muna tayo bago tumaas yung alon. Oh yeah! Kinabuhangin guys oh. White! White sand. Yan, medyo mabato lang. Pero okay naman, okay lang. This is Dinadyawan Beach. So napakahaba din pala ng stretch nito guys, ng beach dito. Ayun oh, wala doon, hanggang doon. Kaya pala yung resorts doon sa may highway magkakatabi, sunod-sunod, halos magkakadikit. Walang halos pagitan, talagang kakadikit. Tara, ligo tayo guys. Bato. Tayong bato sa ilalim. Yan. So hindi siya
Hindi siya purong buhangin sa baba. Marami siyang batong maliliit. Pero maliliit lang naman. Kaya ng paa. Tap ng tubig. Napakaalat. Ito yung kukuha ko ng isang bato, ha. Ayan, ha. Ang daming bato sa ilalim. Lasang alon. Ay, mga langoy. Doon yung tent natin, guys. Medyo malayo-layo sa atin. Tinitignan-tignan ko kasi mag-isa lang ako, eh. Sakit sa paa. Mag-isa lang ako, lang kasama. Baka may mawala sa gamit natin. So kung sasagutin ko yung tanong ko kanina sa sarili ko bago magpunta rito, kung bakit ba dinadayo itong Dinadayuan Beach? Siguro number one, para sa akin, ha, yung ganda ng kalsada papunta rito. Kasi doon pa lang sa Pantabangan, ganda na. Tapos daraan ka pa sa mga tourist spot na lugar gaya ng Baler, Maria Aurora, San Luis. Napakaswabi ng kalsada. Scenic road nung coastal road ng Dipakulaw, napakaganda sa mga beach. So doon pa lang, parang masaya ka na, eh, panalo ka na. At pangalawa, ito, inus mo yung tagad nila. Paputi yung buhangin. Malinis at maganda yung kulay ng dagat. Konting bato-bato lang na medyo kumaselan ka, syempre mahilang ka. Pero para sa akin, okay naman siya. Ngayon, kung tatanungin ako kung babalik ako dito sa Dinadayuan, I think yes. Pero siguro tatry ko sa ibang resort. Magtatry naman ako ng ibang resort. Maghahanap ako ng resort na hindi mabato. Yung pinong buhangin. Yan. So, yung dalawang factor na yun, pag pinagsama mo, panalo yun. Okay na yun. Ganda ng kalsada. May enjoy mo yung view. Papunta rito. Plus ang ending mo, dagat na ganito. Tahimik, kaya pa. Ayan guys, punta kayo rito. Experience yung Dinadayuan. See it for yourself. Para sa akin, okay. Let's go. Tampisaw pa tayo sa best, guys.
bago yan, mag-iinit muna tayo. Ito lang ang kailangan natin ngayon kasi mag-iinit lang naman tayo. Halo-haloy mo na rito yung nabili ko. Pantay. Gamitin natin itong magic pampantay natin. Iyon o. Oh. O, diba? Itong nabili ko pala is dinakdakan. Hinaan lang natin yung apoy. Parang di masunog. Mas effective sa akin yung ganito guys, yung dadaling ko itong kulay ko na maliit, tapos bibili na lang ako ng ulam sa karinderya. Pero yung kulay, lalagyan ko ng yellow para yung pagkain hindi mapanis. Ganun din sa kanin. Lutong kanin na lang din yung binibili ko. Half price lang. Iban nga natin. Yung masarap. Yung lang. Sarap. Kulang lang sa anghang yung dinakdakan nila. Ayos. Ano ako dito? Ayun, nagbibili pa lang chili. Parang medyo manghang to. Sakto lang. Kulang lang dito sa utak. Or mayo para kompletong dinakdakan talaga. Gort. Himot. Hello baby. Hi no, baby sila inantok na. Naiiyak na, inantok na yata yo. Ang leader of the band. Na hindi kumakanta. Bati ka sir. Maraming bati ka ng mga tropa natin dyan. Shoutout sa mga ano natin sa Quirino province. Yan. Yon. Mga taga Madela sila sir. Poblacion Sur. Tama po ba sir? Opo. Poblacion Sur. Hello po. Baka may gusto silang batiin. Bati po sila sa mga kamag-anak kaibigan. Bati. Hello baby. Bati po yung mga taga Dya at yung nanay at tatay ko, mga kapatid ko. Ayun o. Ma'am, pakilala muna sila. Sino po sila? Ako po si Janet. Janet. Yan, si Ma'am Janet. Good morning, Dina Jawan. Joga, anong nakatulog kagabi? Ito, tanghali na nagising. Mainit. Parang di pa naman rainy season. Parang summer pa rin dito sa Aurora.
Init kagabi guys. Na-expect ko ulan pero hindi umulan. Ganda ng panahon dito. Tara, uwi na tayo.